Hi chums, welcome to our part 2 of DIY birthday backdrop inspired by Encanto. Let's go! Yes, ang una nga po nating material is carton. I bought this carton for 10 pesos per kilo, so I bought 10 kilos. Ang una nga po natin gagawin ay ang half moon backdrop. So pagdidikit-dikitin natin ang mga karton gamit ang rugby glue hanggang ito ay maging matibay at kaya niyang tumayo ng mag-isa. Magdidikit nga tayo hanggang maging 5 layers na ang ating karton. Ang height nito ay 40 inches at ang width ay 35 inches. After natin gumawa ng half moon backdrop, gagawa naman tayo ng letter, which is the name of the celebrant. And also number 7, because she is celebrating her 7th birthday. Pwede nyo din itong gayahin dahil ito ay madali lang at budget friendly. Ayan, nilalagyan na nga natin ng rugby glue at next is spread natin. Then kailangan natin ng dyaryo for this DIY. Kukuha tayo ng dyaryo tas ika-crumpled at ididikit sa nilagyan natin ng rugby glue. Gayahin nyo nga lang ang aking ginagawa. Ganito. Ayan, idikit lang natin ng idikit ang mga dyaryo hanggang matakpan ang number 7. Ganon din sa mga letters na ating kinat. Isunod naman nating dikitan ng dyaryo ang half moon backdrop. Punuin nga lang natin hanggang matakpan ang buong karton. At 2 piraso nga ang gagawin natin ganito. Pag nadikitan na natin lahat ng dyaryo, ready na tayong magpintura. Gagamit nga tayo ng spray paint na purple at gold. So ayan, gusto ko nga ng gradient effect. So kinulayan ko sa taas ng gold at sa baba naman ay purple. Ito nga, pinipinturahan ko na ng gold ang taas na parte ng number 7. Pinili ko nga ang gold kasi ito ay maganda sa mata at magmumukhang elegante talaga. So gusto nga nating maging presentable. So pipinturahan natin lahat pa ng lumilitaw na dyaryo para hindi talaga mahalatang gawa sa karton at dyaryo lang itong ating name backdrop. Bale, may isang bisita na nagtatanong kasi nakikurious siya. Akala niya gawa sa foil itong name standy. At yun nga ang patunay na effective ang ating DIY kasi mukha pa rin siyang elegante kahit na recycle lang siya. Nakaka-enjoy nga mag-spray kasi unti-unti nating nakikita yung pinaghirapan nating DIY. Ang saya lang kasi may i-share natin to sa iba at pwede din nilang magamit pag may upcoming celebration sila, diba? Ayun, tapos na nga nating pinturahan ang pangalan ng celebrant. Papatuyin na lang natin siya at ready na natin siyang i-decorate sa harapan ng stage. At ayan, isusunod nga nating pinturahan itong half moon backdrop. Ganun din, pero bibigyan lang natin ng konting twist. So lalagyan natin ng design, kakaibang design, pero magmamatch pa rin sa ating theme. Kaya keep on watching, chums!
hanggang dito na lang palang na video ko. So ito yung gold na part sa bandang taas, tapos yung partner niya ay reverse lang naman. Parang ganito. Ito na nga po ang outcome. So nilagyan lang natin ng butterfly, paper cut at ng mga leaves garland para maging maganda at naaayon sa theme. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. So really, you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, and you're over it. I've been done.